father, as the Lord thy God hath commanded thee, that thy days may be prolonged, and that it may go well with thee, in the land which the Lord thy God giveth thee. Thou shalt not kill. Neither shalt thou commit adultery. Neither thou shalt steal. Neither shalt thou bear false witness against thy neighbor. Bisabay. Neither shalt thou desire thy neighbor's wife, neither shalt thou covet thy neighbor's house, his field, or his manservant, or his maidservant, his ox, or his ass, or anything that is in thy neighbor's. Let's pray, Lord. Salamat sa inyong mga salita again. Pray na may series ng 10 commandments, Panginoon. I pray na ito yung palaan niyo, Lord. Umpisa dito sa 9. Sa iba, Panginoon, especially maraming salamat po sa kanina na bigyan introduction ng topic, Panginoon, at nawa ay nakita namin gaano ka simple but at the same time kabigat, Panginoon, yung ganitong kasalanan na nagli-lead sa mas marami pang iba na kasalanan, Panginoon. So I pray na katapos ito, Lord, ay kayo po yung babawas, hindi maalis man ito ng talagang tuluyan, hindi naman pwede yun, but mag-ano kami, Panginoon, ma-convince na ito po ay something na iwasan namin all the days of our life, at mga kabuti, Panginoon, na ito po iwasan at hindi gawin pag-isinungaling, Panginoon. So I pray na kayo po malulati ngayong hapon muli, pag patawarin po lang sa mga pagkukulang, especially ng itong bagay, Panginoon, sinungaling, Panginoon, makita namin yung value ng pagsasabi ng totoo, Panginoon, each time, Panginoon. Na po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga ako po na po. Magandang hapon po ulit sa lahat. Title po nito, part 2 na to, no? A false witness shall not be unpunished. A false witness shall not be unpunished. Kinuha po yan sa Proverbs 19. Dalawang beses na banggit doon, no? So, sabihin yan, again, hindi, imposible daw na hindi ka papatusahan. Magsalita ka lang, magsinungaling ka lang. Kahit yung mga nabagit natin example nung at the end of kanina pong sermon, may pausa pa rin yan. Nagko-compile lang yan. Yung iba dyan, makaka-apekto sa'yo. And even worse nga, pag gumaling ka magsinungaling, malilito ka na yan. Ano na yung totoo at hindi. Okay? And then, unify natin yung witness. Ibig sabihin lang, sinasabi mo ano yung sa palagay mo totoo, or basically, yung sinasabi mo, yung ano yung about kung anong topic yan, nasabihin mo, kunwari, sino pumatay? Nasaan ka nung ano? Basically, kahit anong sinasabi mo na sabi natin, pinapaalam mo yung ano yung naintindihan mo at nakita mo, narinig mo, ganyan. Okay? So, yun nga, alam natin, pag false witness na, ito yung nakita mo, pero either dinadagdag, binabawasan, or nag-i-magic ka, ano, dahil lang either binayaran ka, or meron kang ibang interest, okay? Kung may example kanina ng maga, ayaw mo mapalo, ayaw mo magbayad, ganyan-ganyan, ayaw mahirapan. So, maraming dahilan ba't nag-isinawaling ang tao. But again, yan ay pinag-utos ng Diyos na huwag gagawin. So, kabaligtaran pala niyan, obviously, is truthfulness. Okay? So, kung di mo kasinungaling, ay magsabi ng totoo. Kung di mo naman kayang magsabi ng totoo at the moment, huwag ka nalang magsalita. At ang kasinungalingan na pwede rin maraming form yan, no? Tinignan ko tuloy, kasi alam ko nga, kailan lang nag-preach ako ng ganito. Pero ang focus natin doon is, kung naalala niyo yung falsehood among servants, no? So, nag-focus tayo sa mga talagang lingkod pa ng Diyos na nagiging sinungaling, di ba? So, pero ngayon, tayo sa atin, mga mananampalataya, in general, so obviously, nagiging sinungaling doon sa labas, pero nakafocus tayo sa ngayon. Kasi sa dito, sa context ng Ten Commandments, ang inutusan dyan, mga people of God. So, though lahat tayo dapat din magsinungaling, lahat ng tao, pero mayroon pa asahan yun sa mga hindi anak man lang ng Diyos. Okay? So, nag-umpisa po tayo. Tinignan natin yung ibang passages. Hindi natin kinuha yung points doon, pero makikita natin doon ay at least yung ibig sabihin ng false witness, lying. So, alam na natin yan by now. Okay? And then, tapos po tayo sa first point natin kanina umaga. Proverbs 16. Balikan lang natin ng mabilis. Sabi po dyan ay Proverbs 6, I mean. A false witness that speaketh lies, and he that soweth discord
among his brethren. So kulang pala yun, no? Pero sabi dyan, ito yung mga kinagagalitan ng Diyos. Yung hindi ko nabanggit kanina, no? Pabililis ako kasi po. Isa yan. So maraming kinagagalitan ng Diyos, 6 and or 7. Yan yung style ng Bible, eh, no? So proud, naging proud, pride, yan, yeah, mabading. Pero kahit di bading, minsan mayabang din, amen? Yung mga bading ngayon, ginawa lang nilang slogan nyo, pero kasi, yun nga eh. Nire-reverse psychology kasi nila tayo. Akala nila pride, hindi proud yun, ano yun. Ngahiya, actually sila masirable yan, pero binabaliktad nila. Kung wari, proud sila doon, pero proud talaga sila, mayabang. Anyway, yan, mabanggit din yung lying tongue, pero mamaya, sabihin ulit yung speak at lies, false witness, no? Anyway, yan, hands that shed innocent blood, so either pumapatay, nananakit, nang walang dahilan, at hindi naman dapat saktan, okay? Doon yung ano dyan, ha? Hindi ibig sabihin, pinalo kayo. Pinalo ako, basta, tatay. Hindi kayo innocent. Kasalanan ka, ha? Pero yung innocent ka, pinalo, ayun, ang mali. In the heart that devised wicked imagination, nga, mga kasamaan, tapos nag-invento ka pa, masama yan. Lahat ito masama. Galit ang Diyos. Okay? Note nyo, galit ang Diyos dyan. Feet that swift, be swift in running mischief. So, lahat ng kalokohan, ng kasamaan. At mabilis. Okay? Magaling. Galit ang Diyos dyan. And then, ito na yung topic natin. A false witness, speaking lies. And point number one, bakit tayo hindi maging sinungaling? Bakit yung especially mga anak ng Diyos? Dapat tigilan na yan. Especially pag habit na, no? Obviously, hanggat maaari nga, lahat na, mas makakabuti sa atin. Talagang lahat ng kasinungalingan, yung kwento ko kanina, hindi ko nakompleto kanina yung kwento ko. Yung unbeliever pa ako, no? Pero somehow naintindihan ko na wala itong dudulot na kahit maliit na kasinungalingan. Somehow, nabatid ko yun eh, hindi ko alam paano. Siguro wala pa ako before ako mag-college, ganyan. Kasi pag-isip talaga ako nung bata ako, sabi nga sa inyo, ganyan lang ako. So, babasa-basa ng ibang articles, ganyan. So, may mga pinapabatid sa akin, Panginoon. Isa to, na huwag ka na magsinungaling. Anong mapala mo dyan? Bukod sa nakakastest nga na magtatahi-tahi yan. So, para simple ang buhay, sabi ko ng totoo, malaki ang pakinabang. So, number one, ba tayo dapat mag-stop lying? Lalo bilang mga anak ng Diyos. So, kanina umaga, ano daw yung ginagawa? Pag kayo nagsinungaling, isa sa mga magagawa mo, inevitably, no, hindi mo sinasadya, sinasadya mo, masisira mo yung, okay, nilagyan ko na ng points. Yan ha. It destroys good and important relationships. Diba? Magkaibigan yan ngayon, dahil siniraan mo, hindi naman sinabi talaga. Actually, nga feeling ko, minsan parang may gumagawa sa akin yan eh. Actually, may nanong suspect na ganyan. Parang pinag-aaway ako sa iba. Kaya mukhang okay na. Pero ganyan eh. Alam mo na. Kaya minsan lang, kahit minsan ka hindi bansa ganun, ma-identify kang ganyan, ako napakasama. Hindi nang titiwala sa'yo. Diba? So never nitong lalong gagawing habit, no? Kahit mga bata pa, na-develop po yan. Lalo pag mahilig ka sa drama-rama. Sa prime time. Okay, so yan. So, discord, away. Eh, magkapatid yun. So, huwag kang sinungaling. Betrays the trust with trust, which is important to any relationship. So, kung sabi, sinabihan ka ng ganyan. Ha? Kaibigan ko, sinabihan akong ganyan? O kahit talaga may sinabi, pero hindi exactly ganun. Alam nyo ba yun? Pwede may sinabi sa'yo, pero yung pagkakasabi, pag dinagdagan na, o iba yung pagkakasabi, may iba yung ibig sabihin niyan. Kaya sabi ko na, nabanggit ko rin ng last na sermon na maraming klase ng pagsisinungaling, hindi lang nagsalita, pwedeng pakiwa, at ano ito, non-verbal, okay, pwedeng maraming bagay, ang daming pwedeng pikiin, okay. Pero ang pinaka-basic nga niyan, sinasabi mo, ito yung nakita ko, hindi naman pala, or dinagdagan mo, binawasan mo. So, maraming may sira dyan. Gusto mo makasira, ikaw, tingnan mo rin yung sarili mo. Gusto mo ba, nakakita ka na ba ng sirang relationship or hindi na masyadong sirang-sira pero hindi na maganda, di ba? Hindi mo gusto yun kasi minsan, lalo mag-asawa, forever dapat yan eh. Tapos, dahil lang sa kasinungalingan ko sino,
At madalas pala dyan, mga yan, sa Hollywood, sa TV. Ang dami kasi nungalingan po dyan. Kaya hindi tayo naubusan ng example sa TV lang. Okay, so hindi ko nag-alos manood, ayoko nang sana manood, pero minsan, nabalitaan ko rin. Kaya inaalam ko lang para gawin natin illustration. Okay, so maraming kasinungalingan dyan. Ano yung mga kasinungalingan dyan? Masaya yung, kunwari, mabae, ganyan. Yung inaano dyan eh, di ba? So, like kung ano yung si Tony Stark nga, di ba? Parang ganun yun. Yung pag pinanood mo yun, hanga ako dun, no? Savior of the world, yung pala, babae ito. Di ba? At marami pang iba dyan. So, mga kasinungalingan, nakakasira ng relationship. Tuloy ito sa number 2, kasi anin po ito, bilisan natin. Proverbs 12. Ano pa ang ginagawa ng sila? Bakit dapat tayong umiwas dyan? Sabi po dito, may basa, ready, go. He that speaketh truth showeth forth righteousness, but a false witness deceit. Okay, pag sinabi niya showeth forth, talaga nagpapakita. At of course, pag positive yan, righteousness, gagayahin mo, okay? Kaya nga lagi ko sinasabi sa'yo, kahit yung mga na-save, na-share natin, inaano natin mag-church. Ay, salamat na-save ka, anong gagawin mo dyan? Pag puro ka sa sanlibutan lang, di mo nakita yung church mismo, na inutusan ka rin ng Panginoon na dapat nasa church ka, maligtas ka na, ang hirap, no? Kasi wala ka nakikita example, reki naman yan eh. Kahit po gawin ng mga na-share natin at save talaga sila, pero hindi sila alis doon, hindi sila mag-plug in, no? Ika nga sa church, hindi sila makakita ng katotohanan, ng righteousness, so mahirapan sila. Pwede yung kabaliktaran po nun. Ano daw? But a false witness deceit. So hindi inulit, ha? Pero ganun din po yan, ha? Kung kukumpletuhin niya yung sentence, ganito po yan. He that speaketh truth showeth forth righteousness, but a false witness showeth forth deceit. Okay, grammar tayo, ha? Yun yun. Minsan kasi hindi na inuulit siya kasi understood na, eh. So ngayon, anong point natin? Pag ikaw sinungaling at nagsisinungaling, okay? Yung example kanina sa magandang patotoo, magiging kabaliktaran. Makikita, nagsinungaling si ano, naka-perfect tuloy. Alala ko tuloy nag-ano sa akin kasi nga, nagmabait lang ako. Eh, dati uso pa yung ano, floppy disk. Patingin nga niya, paano ginawa yan? Ayan, kasi alam mo lang, bago ang acquaintance sa college. Nauna pa sa akin, ang style pala sa amin, una ka nagpasa, kahit tama yung pangalawa, 100 to, ikaw 95 na lang. Ganun eh. Kinopia lang, i-teacher ko lang, hindi naman chinek. Pero mahirap kasi i-check yun eh. Kapag nirun lang yun, chup! Okay, galing! Very good! Sabi ko, pambi. Sarap ko to sa nito ah. Hindi ako ganun dati. Hanggang ngayon naman. Nabayaan ko na lang. Pero, loko-loko to ah. So, anong point dyan? Pag ikaw sinungaling, magiging, ano yung deceit? Panloloko, yan ang sa verb yun, pag tinukoy sa tao. Manloloko. Kaya number one, bakit tayo dapat number two, ba't natigilan natin magsinungaling, maging habit yan, or talagang gumaling dyan, kasi number one, it destroys good and important relationship. Number two, it makes deceivers out of people. Magiging manloloko kasi parang yung katulad nga ng classmate ko, ganun eh. Pero yun nga, namarkahan ko siya, kung hindi ko na pa-copyin to. Doon siya nagkamali. Hindi na kami friend, galit ako sa kanya, bahala siya next time. Pero naka 100 siya, dun lang. Oh, ano yun? Eh, paano kung pag nasanay ka na, iba naman ang kukupihan ko? May ganun po. Maniwala kayo kahit yung nasabi ko, ilang kanyang nasabi ko sa last time. Basta, especially sa mga salespeople, ang gusto lang niya makabenta eh. So, hindi ka na ma-encounter niya next time. Therefore, wala siya pakialam kung nabentahan ka, sir, maganda po ito, di na isira yan, kahit ibalibag mo yan. Uff, ang galing ito, maganda ito, sige. Ang mahal naman, sige, hindi nga naisira. Eh, di siya may bibilin mo. O, anong nangyari? Di sira. Ay siya, wala na, kumita na siya eh. Ang problema sa'yo, nakaloko ka ngayon, o paano ngayon yan? Araw-araw mong gagawin ngayon yan, kasi ganun ka na eh. Manluloko ka na. Kung di, okay lang sa inyo, deceiver na word, ang mga synonym po niyan, cheater, gusto mo, ganun ka? Wala sa lalo sa love life, di ba? Napasagot mo, ay, tapos naloko mo, iniwanan mo, tawa-tawa ka ngayon. Tanga-tanga talaga mga babae. O di, another na naman. Mayroon pa yung mga babae dito.
hindi mo alam anong nangyari sa iyo. Magiging insensitive ka na, no, sa panlulo. Manluloko ka, gusto mo ganung title mo. Yung iba, pinagmamalaki pa yan, di ba? Lalo sa Hollywood. Ito, ano to? Ang tawag nila dyan? Womanizer. Ano kayong matawag dyan? Matindi lang. Playboy. Kahit bata pa kayo, nakikinig ko na yan. Ginagawang positive. Playboy. So yung poging-pogi, yan yun eh. Yung ibang babae, tanga-tanga rin. Ay, playboy oh. Ano ba? Fabricator. Eh, parang galing naman nun, gumagawa. Hindi, pag sinungaling ka, hindi maganda yon. Fabricator. Magaling kang gumawa ng kung ano, kasi sinungalingan. Trickster. Okay, hindi maganda. So again, huwag yun na simulan. Okay, huwag kayong mag-ahanga sa mga ganyan. Pag manluloko yan, in the first place, hindi mo dapat hangaan yan. Hindi mo dapat lapitan yan. At hindi rin siya makakuha ng maayos na kaibigan, love, partner, wala. Kahit business partner. Unless parehong silang partners in crime, maglulokohan din yung bandang uli. So, stop it, okay? Number one, destroys good and important relationship. Number two, it makes deceivers out of people. Pangatlo. Ito naman, yung second, next, no? A faithful, ready, kayo magbasa po, ready, go. A faithful witness will not lie, but a false witness will utter lies. Nakakuha ba tayo dyan? Sinabi lang na isang faithful, mag-a-lie, not lie, yung isa mag-a-lie. Siyempre, yun nga ibig sabihin ng false witness eh, di ba? Pero may makakuha sabi sa kasi, yung kabaligtara ng false witness is faithful witness. Okay? So, ayan, alam natin yan. Lagi na nabanggit dito. So, point number 3, pag ikaw daw yung sinungaling ano yung disadvantage mo at pwede mangyaring negative sa'yo, it drives you far from being faithful. Paano nga magiging faithful? Sinungaling ka nga. At madalas, ha, banggit na rin kanina umaga, yung isa sa mga mababaw na daw totoo, na definition ng faithful, ano, sabi ito, faithful member, ano yan? Anong ginagawa niya? Matapat. Anong ginagawa yung, alam mo yung, anong example ng pagiging matapat? Nag-stay, di ba? Ano pa? Nag-atay. Yun, sa mga nag-atabaho na, yun, tama yun. Kasi dyan talaga marami tiso, sabi nga ni Pastor dito, gano'n. Kasi pagbigay ng pera, ay, nawala po, Pastor. Ay, may nagkasakit sa amin. Lalo magkakasakit kayo yan. Tama po yun, no? Sa pera. Pag faithful, mag-tides, and then, yung pinaka-basic, mga member. Ano sabi yung faithful member? Ha? Siyempre, ma-attend. Di ba? Pag faithful ka ba sa church nyo? Oo naman. Pag ano, anniversary. Pag faithful, programa ng church yan. Sabi nga sa inyo, kung ako, parang ano lang, yung iba dyan, sino, ano dyan, sino ba yun? Nakalimutan ko pala. Mga kunwaring baptist dyan. Once a week lang yun. Ang galing pang bumida nun. Ang galing magsalita. Wala eh. Yun na nasanay sila doon. Yun na yun. Sarap ng buhay nun. Talagang tatay sa mga tao doon. Tapos yun lang gagawin mo. Once a week. So, pag sinungaling ka daw, ay lalo kang hindi magiging faithful. Yun ang objective natin. Kaya ang point dito, sa point, faithfulness is one of the major traits of the Lord wants us to be. So, pag sinabi faithful, ayan, picture yan ng isang mananampalataya na gusto ng Diyos. Eh, paano pag sinungaling ka nga? Paano ka magiging faithful? Sa attendance, excuse. Sa tithes, excuse. Eh, sabi nga sa'yo, hindi naman kayo papakita yung payslip nyo. Forward to pastor. Payslip. Hindi ko compete, pastor. Oy, kulang. Hindi naman tayo ganun eh. So lalo na maging faithful ka lalo kasi hindi alam eh. Sa attendance, excuse, ano pa? Pray, basa. Ngayon, sa maganda sa atin, kaya konti pa lang tayo. Kahit paano, nagkakaalaman din, nakatanong ko kayo eh. So alam ko, nagbabasa, nag-aaral, memory verse, di ba? So be faithful. Pag ikaw puro excuse, ito yung gusto ko sabihin, salamat, naalala ko, no? Meron pong mga tumatagal sa church. Talagang tumagal. So, yun nga, pray, ganyan, ganyan. Eh, lalo sa atin, yung, ano, wala namang pangalan yan, eh. So, kaya, di ba, wala akong, ano,
wala akong obligasyon, hindi naman alam kung nagbigay kasi nagbigay dyan. Di ba? Problema, after how many years? Ang tanong, ano yun? Andun ba yung fruit ng being faithful sa'yo? Makikita po yun, di na, alalo, after 5 years, 10 years, yan na yan eh, hindi na magkakaalaman. Kasi ikaw mismo magtatanong, ano bang nangyari sa akin after 5 years? Puro Bible. Pag wala, hindi ka kasi faithful. Sinungaling ka kasi. Sinungaling ka sa'yo, sinungaling ka sa sarili mo eh. Eh si Pastor, kala mo, maluloko mo. Actually, hindi nga rin. Eh, lalo ang Diyos. Eh ngayon, sarili mo, niloloko mo. Ah, marami na akong alam, spiritual na ako. Ang alakad ka dyan, no? Baptist ako. Alam niyo ba yun, baptist? Alam niyo ba, may baptist day? Hindi ganyan, ha? Baptist, ha? Okay, parang na-associate ka sa maayos na church. Ang tanong, ikaw personally, yan ang tanong. Sinungaling ka sa sarili mo, sinungaling ka sa Diyos, pagdating sa ganyang bagay, ha, faithfulness, ang aasahan lang sa'yo. So again, hindi ko sinasabing permanent status mo, ha? Kung faithful ka, hindi ka faithful, sinungaling, at hindi ganun, obviously. The more na magsinungaling ka, yun, kaya ang anong point dito, it drives you far from being faithful. Ibig sabihin, dito ka dapat, sinungaling ka dito, either matagal ka makarating sa maturity, faithfulness, tatagal. Ikaw din yung talo. Tama? Parang itong mga ano kasi module nila, ganun eh. So, sir, hindi ka na makapandaya. Pwede ka man daya actually, pero hindi naman. Okay, kasi may way, hindi kami paano di ba kapandaya. Ganun din sa tabaw, kahit saan. So, pag hindi ka lumalago talaga in a faithful way, in a true way, sinungaling ka dyan, puro ka excuse, sayang. Hindi ka makakarating sa dapat marating. Amen? Maraming ka pwedeng apply dyan kahit saan. Especially yan, sa church, yung naalala ko kanina, na ano ko to. Kaya pala ganun. Kaya pala iba, ang tagal nga sa church, wala. Pag tinanong mo yung pastor, kasi minsan yung pastor, minsan, ayaw namang ikaw yung ibulga, pero minsan lumalabas eh. Either para hindi gayahin, di ba? Para hindi gayahin. Itong kapatid na to, 10 taon na dito, di pa marunong mag-tides. Gusto mo masabi sa'yo yun? Di ba? So, napakahirap. Di ba? Kanino ka nagsinungaling? Doon din sinasabi madalas, ha, lalo yung bagay na yun. Pero minsan, may mga napagkakatiwala yung pasto, parang nagtatampo mang ganyan para maggayahin. Okay? So, ganun. So, hindi natin binubulga lagi yun. Pero minsan, maglilik yan. Sayang, ang pangit. Okay? So, number one, it destroys good important relationship. Number two, it makes deceivers out of people. Sinungaling ka, pupuntahan mo dyan, manluloko ka, bandang muli. And then, lalayo ka sa pagiging faithful. Pangapat, ito yung pinakaano natin eh. Sa 19. Ah, sorry. Tama, 19. So, dalawa dito. Pakibasa yung 5. Iwasan natin kanina to eh. Ibasa, ready, go. Of course, witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. So, 9. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall perish. So, pareho lang, di ba? Ang medyo nagkaiba is, shall not escape, ito naman, shall perish. Pareho lang yun. Isabihin, sinungaling ka sinungaling, sabi natin kanina umaga, ang title natin is, a false witness shall not be unpunished. Kala mo, maliit na kasinungalingan. Yun nga, salesperson. Eh, hindi naman malalaman ng taong yun eh. Nabentahan ko rin. Alam, hindi na babalik. Okay lang, marami pang tao. Eh, pag bumalik nga, paano? May reklamo ka. Yung kumpanya nyo is, nakilalang fraudster kayo. Mga manluloko kayo. Ang pangit ng produkto nyo. Oh, paano ka natagal dun? Paano unlad yung kumpanya? Pare-pare kang manluloko. Diba? So, hindi, wala. Ano pa? Ano man ang gusto nyong... Sa madalas naging sinungaling. Yeah, sa love life ulit, ha? Okay, mahal kita kahit hindi. Kahit sa ano lang, balak mo naman loko, kunwari. Diba? Ay, mapasagutin ko lang to. Tapos, after, yeah, madalas yun, sa mga babae, ha? Madalas daw niyan. At matalagang ganun, makuha ko lang yung gusto ko. Okay, alam niyo yung sinasabi ko? Makuha ko lang yung gusto ko, iwanan ko na yan, para iba na naman. Maraming ganun, baka hindi nyo alam.
Manood kayo ng GMA at Channel 2. So, ay, walang parusa yung kasi pagtanda ko, parang Bigsoto ba? Diba? Pagtanda ko, saka ako magtitino at magpapakasal din ako someday. At kaya pag nakikita ko yan, laking tiso niya, di ba? Lalo pag pinaselebrate siya, oh, nakita mo na yung kasal nila, maganda, mayama, pinagpala. Pag binagamit pa yung word na pinagpala, loko-loko na talaga yan. Pero walang konsensya po yan. Yung inquirer, ha, puro bakla ang pinapaano. Ah, proud na proud ang anak ni Panghilina at Disconeta, siya ang Coneta, di ba? Kung ano man yun. Hindi masaya yun. Binash nga sila dati. But anyway, gusto sabihin nyo. So, anong punishment ngayon nun? Pagbabaero ka. Saka na lang ako, parang Big Soto. Walang tiwalang tunay na tiwala doon. Alam nun, ang mga pangasawa mo, katulad ni, kung sino man yun, sino yun? Pauline Luna. Tama, Luna. Di Luna pa naman kami. Anyway. Anong tingin ng tao na matino kay Pauline Luna? Mapagmahal. Ganun ba yon? Ha? O oportunista. Di ba? Gusto mo ba ganun? Ladies kayo, tingin nyo. Itingnan kayo. Alam nung tao, yung asawa mo, inasawa mo kasi pera. Nakatingin ka sa wallet. Okay na to. Sikat. Ang tingin sa'yo nun, material ka lang din. Hindi, mahal ako nun. Yung sinasabi niya. Yung pinapalabas niya pareho. Kaya point number 4, hindi, mamaya na yan. Pero alam nyo na eh. Ano pa yung mga example na parang hindi ka mahuhuli, hindi ka maparusahan? Hindi ka nagbabasa ng Bible, kunwari lang. O, pag tinagtanungan na, nabasa mo yung ganun? Oo, hindi ganun yun. Nahuhuli lang ito. Tsaka yung tamang knowledge di mo makuha. Sayang, di ba? Ano pa? Hindi ka nag-pray. Ay, lalo na. Kailangan lukoy mo ang Diyos, di ba? Ano pa? Sinungaling ka about? Ako, ano ako eh. Mayaman na ako eh. Mga sales, ganyan na naman yung mga sales eh. Napakita mo na. Hindi ko makalimutan yung pinakita pa ang Rilos ganyan eh. Alam mo ba? Hindi ko na tinatanong. Networking na naman. Power? Mga sinungaling. Ngayon, nasa na sila ngayon? Sa amin kasi, ang daming ganyan. Oh, pang ilang kumpanya mo na yan, yung pa rin sinasabi mo. Yayaman kami pag nagtiwala kami sa'yo. Di para kang ano nun, ano ka? Wala kang integrity. Sinungaling ka kasi. So, yun ang parusa doon. Kaya kumita ka networking ilang taon. Anong punishment doon? Hindi ka makakuha ng karir na maayos. Kasi puro ka sinungaling lang. Ano pa? Iba naman, yung mga namamalimos, ganun. Lahat na pinatay. Ay, namamalimos po ako, namatay po yung nanay ko. Wala ko lang po. Eh, iba, syempre, maawa eh. Sige yan. Uy, okay ah. Uy, ikaw na naman, sino na namatay? Lahat na namatay ah. Anong ganun, no? So, hindi ka unlad. Diba? May sira pangalan mo, ano pa? Anong pag-isinungaling na walang punishment? Palagay nyo lang, yung, sige, kahit hindi kayo, yung alam nyo na madalas. Nangungopia. Nangungopia sa school. Madali lang pumasa dyan, hindi na mag-review. Kopyahin ko na lang siya, ano, yan. Kopya ng assignment, paggawa ng project. So, pagtrabaho na, ano ko ngayon? Hindi ko alam, hindi ba nile-lesson yan sa inyo? Oo, kasi nangopya ako eh. O absent ako na, ano? Lagi kang absent. So, punishment sa'yo yun. Bukod sa ibang bagay na ang Diyos may sumagupanish sa'yo. Punishment na actually yun. So, wala. Walang naisip. Sabi ng Bible, wala. Ang kahit anong kasinungalingan. Okay? Pag sinabi, a false witness. Ibig sabihin, certain kasinungalingan yun. Isang kasinungalingan yun. False witness, lie. Okay? Hindi yun, hindi paparusahan. Ibig sabihin, paparusahan yun sigurado. Men, wala kang sakit sa'yo. May sakit ako kasi kung ano man yan. May parusa rin dun. Ano pa? Hindi ko po naintindihan. So ganda yan. Hindi ko maintindihan kahit di inano mo na at sinagaman. Hindi ko po maintindihan. Ano mangyayari dun?
Kung yung nag-i-explain sa'yo, yun na pala yung pagkakataon talaga matuto ka, blessing pala yun, for example. Kasi umayo ka pa, parang in-explain na namin last time, di alinaw, di ba? Pagod-pagod nga ako. Oh, buti may mic. So, minsan si Brother Jace, pag-artist ko dun eh. Pero pag ganun kasi, gusto ko ako eh, hanggat maaari. Magkakaroon kayo ng pagkakataon. Amen? Ang hirap, di ba? Makita niyo kung gano'ng kahirap. Tatanong nga asawa mo doon, sige nga, magiging member ba natin yun? Pero at least maligtas. Eh, paano kung meron doon? Okay, naligtas sa iba. Eh, hindi ko maintindihan. Wala na. Malaman sa hindi, syempre, hindi ka pupunta, hindi ka magpapangamol, hindi ka magtatanong. Hindi mo maintindihan yun, dapat mo maintindihan. Sinong talo ngayon? Hindi ikaw din. At pwede mong tuloyan hanggang piano, lalo sa ganong context. Sinesyarang ka, ayaw mo, hindi mo naintindihan, sinungaling ka na, naniniwala ako, mayroon akong religion eh. Nagsinungaling ka. Sa langit ka pupunta, oo, basta. Basta, alam ko eh, sinungaling, di ba? O anong punishment doon? Yun ang malala. Yung piano. Doon lahat tayo dapat talaga yung piano. Okay, nalilaw ko lang. Pero yun nga, dahil sa simpleng pagkakataon na yun, na supposedly, nagpakatotoo ka na lang, chance mo na sana maligtas, hindi ka pa naligtas. So, yan ang malala. So, number four, it is a sure way to get punished. Tandaan nyo po yan, para ma-discourage kayo magsinungaling. Yan yan eh, dalawa yan oh. Pag inulit po yan, napaka-totoo niyan, napaka-sigurado niyan. A false witness shall not be unpunished. Sigurado yan, paparusahan yan. At yung isang dito, perish, ito namang isa, not escape. Ah, sige, mga pag nahuli ako, tatakas na lang ako dun. Mag-isinungaling ka ulit. O, paano yun? Di, may punishment na naman yun. So, sana ma-discourage na tayo. Pag nakita mong, alam mo na, hindi mo kailangan mag-sinungaling. Hindi, matapang ako eh. Nakakawala ako dyan. Sabi nga, not escape eh. Amen? It is a sure way to get punished. Pag-isinungaling. Gurado yan. Bilis natin ah. Sige, okay lang. Ito, medyo nagtatagal tayo dito. 21:28. Hulaan nyo ano to. Ano pang ginagawa? Bakit tayo dapat di magsinungaling? Ready, go. All sickness shall perish, but the man that hears speaketh constantly. Okay, perish ulit, di ba? Pero ano yung mawawala? Ano yung kabaliktaran? Ano yung the man that heareth speaketh constantly? Nagsasalita lagi. Ano ba yun? Eh, medyo may clue pala sa 29, no? So, bakit di tayo dapat magsinungaling? Magandang example, yung mga conversation na lang ng Panginoon, ni Jesus, di ba? Ano nangyari? Nagsinungaling, no? Kunwari, ang sabi niya, nagtatanong kami, Lord, ano yung mga tanong doon? Gusto kong malaman. Ha? Oh, yeah, yeah. So, ano ba yun? Mga lawyer ata yung Sadducees. Sadducees, di ba? Sabi yung mga Sadducees, di sila iniwala may langit, di sila iniwala may resurrection, di sila iniwala. Kaya nagtatanong sila about yung mga pangasawa daw sa langit. Okay? Kaya sa kanila sinabi yung ano eh. Ano ba yun? Thou errest not knowing the scripture nor the power of God. Intindi na, no? So, mga sinungaling. So, ano yung lagi nangyayari sa kanila pag nagsinungaling lalo sa kay Jesus? Tsaka yung mga ganung diskusyon ng kahit kina Peter, kina Paul, di ba? Di ba? Bandang huli, ano mangyayari sa kanila? Nagmamarunong. Ay, alam mo nga sabihin ko. Pag ito sinabi niya, ganito sabihin ko. Pag ito sinabi niya, ganito sabihin ko. Trap ka na. Trap ka na. Sige. Oh, gatanong. Kunwari, gusto ko lang matuto. Ayan. Parang yung, ano, hindi ko alam kung totoo yung si ano eh. Pero, kasi ganyan-ganyan siya. Paano po? Anyway. Ano mo yan sa pagsinungaling ka? Eh, yung taong nagsasabi ng totoo, dahil totoo yung makukunik-kunik niya lahat ng other truths. Ganyan po yan eh. Hindi ko yung mapapahinto ka. Ay, naku, mabibisto ako pag sinabi. Diba? Parang yung president, sabi niya. Ano sasabihin natin? Kasi tinanong sila. Ano yung tinanong sa kanila? The baptism of John. Kanino yun? Sa Diyos o sa tao?
usap muna tayo. Pamili, ano ang sagot natin doon? Pag sinabi ko sa Diyos, pati ka niniwala sa akin. Pag sabi ko sa tao, sabi, babatuhin tayo ng mga tao. Alam nila, propeta si Jan eh. Hindi namin alam. Eh, hindi ko rin sasabihin sa inyo. Nakita niyo yun? Dapat din sinabi nilang ni Jesus. Kasi sinungaling sila eh. Yung tanong, yung intention pa lang nila, mali na. Kaya yung sagot po, yung mga magagandang sagot, alam nyo ba, hindi binibigyan sa sinungaling. Ako pag gano'n, tatanungin ko muna ito, tatansyahin ko muna, kasi isa mga natutunan ko, pag tinanong ka, you don't only answer the question, you answer the questioner. Tandaan nyo yun ha, yung nagtatanong at sinasagot mo, hindi yung tanong lang. Eh kung pinatanong, asking for a friend po eh, mga gano'n ba? So kaya tatanungin mo siya, asking for the way, wala kang tatanungin. Yung ibang gusto lang magpaano, sasagot yan. Ako hindi ako kontento doon kasi gusto kong sagutin yung mismo nagtatanong. Kasi may mas malalim na dahilan bakit siya nagtatanong. Eh pag tinatago niya yung intention niya, especially pag yun niya, wicked yung intention niya, ibig sabihin gusto lang mag-asa, gusto. Kaya example lang Panginoon, ano, yun. Dahil makatotohanan ng Panginoon, pag sumagot siya eksakto, boom! Ano yung end state ng mga kalaban? Tameme. They are silence. Hindi mo gustong magiging sa kaya ito po yun. Pag sinungaling ka, tameme ka. Pero pag nagsasabi ka ng totoo, kahit anong saan makarating yan, bakit nga ba ganyan, bakit nga? Lagi kayo may sagot eh. Kasi ang pinanggagalingan mo katotohanan. Apa kayo, tante po yan ako. Kaya ako medyo diskumpiyado kahit sa mga preacher na alam mo yung ibang preacher na pag nagsalita parang dinumiro ba? Makikita mo yan eh. Kung ano lang narinig nila, yun na yun, mamaya yun na yun. Pag nagtanungan kayo, parang mas malamang ano, personal, yun pa rin nasagot. Ano yun? Kinabisado? Ang hina na magkabisado no, dapat kinabisado na iba. Hindi kasi nga hindi mo kakayanin yun, maniwala kayo. Pag ikaw yung preacher na kaya pinipreach mo lang, ay, kung ano narinig mo lang, nagtiwala ako kanino, eh salamat naman kung kahit paano baptist ka narinig mo, kahit paano may tama dyan. Ang tanong ha, ang challenge, hindi ano eh, hindi yan na bago kasi. I'm sorry. Hindi nananatiling simple po ang minsan mga ganitong diskusyonan. Diba? Katulad nung nangyari kay Paul, kay Jesus, susubukan ng kalaban na, alam mo na, napatunayang mali ka. And therefore, kung preacher ka, tapos bilang na bilang yung ano mo, doktrina mo, kasi kung saan mo lang inuha, ay patay ka na, magkaka-found out tayo dyan. Amen? Amen. Kaya number 5, second to the last. Nakuha niyo yung point po? Amen. Huwag ka sinungaling, nag-uusap lang tayo dito, ano yung totoo, iba yung sasabihin mo. Eh, makikita ko nga again, yung may mga kasinungalingan na hindi ganun kadaling palatangin. May pakasabi, ano sabi sa Proverbs 25? Ano sabi doon? Counsel in the heart of man is like deep waters, but a man of understanding shall bring it out, brought it out. Yun yung isa sa mga naka-ano ko eh, kasi nga ang galing. Yun ang gusto ko. Hindi yung talino lang nakala matalino, pero kinabisado lang or pag yun nga, yung mga politika may connection ganyan-ganyan, mga matalino lang pag tinanong mo na, ayaw ko na, huwag yung tanong na yan. Diba? Alam kayo, ayos yung mga ano ko si, may time kasi inaano ko si Abante kung tinitingnan ko magaling ba talaga to or what. Piling-pilido yung tanong sa kanya eh. So anyway, at sa mga preaching niya, laging ganun. Ano yung point natin? Huwag ka sinungaling. Bakit? Para makapag-speak ka constantly. Pero yung aking point dito, it blocks and avoid meaningful and productive conversation. Tanda mo yan. Pag yung isa sinungaling, kung ano ako, meron ako, syempre, hindi naman sa ano, di ba, alam niyo, pag nag-solve winning tayo, talagang oras natin, bigay yan eh, di ba? Walang limitasyon na, lalo pag Saturday. Okay, sige, ito na yung pagkakataon niyan. At nakikita nila yun, di ba? Pero pag nagsinungaling sila, ay hindi, hindi naman ganyan yan eh. Mandang ulit, itigilan mo na. Sige, dyan ka na lang. Parang yung kausap ni Pat ka. Saan? Eh, dito yung Bible. Oh. Hindi pa rin ako niniwala dyan. Hindi na sinasabing dahil yun ang tinuro sa akin at gusto kong panindigan to, hindi ako mapahiya at ang buong religion na, hindi yung sabihin yun. Pero halata naman. O, yun ang mangyayari sa kanya. Sa halip na pag-progress siya,
Eh, para sa kanya rin pala yun. Bata pa naman siya. Eh, kung tinanggap mo na lang yun, at least, yung isa, di ba, nagtanong, nag-ask ano yung verse, ganun. Hindi ka makakausad. Kaya it blocks and avoid meaningful and productive conversation. Humihinto dito, ito yung kaya mong aralin for the day. For example, dito, sinungaling kasi kaya, parang ilagi sinasabi ko sa doktor, ano sakit mo? Masakit po yung tiyang ko eh. May ano bang kinain mo? Kumain ka ba ng, minum ka ba ng soft drinks? Ay, masama daw yun. Ayaw, hindi ko sabihin. Wala naman, hindi naman ako minum soft drinks. Di ba? Parang inaalala ko tuloy yun eh. Medyo patawa eh. Sabi, oh, sige. Patawa lang konti ha, konti lang. So, saglit lang to di babae. Ano sakit? Ano bang problema mo? Ay, ang dami ko po nakakaaway. Ang daming nagagalit sa akin. Ang dami ko nang kinakagalitan. Medyo patawa lang to. Ano bang bandang huli? O, ito ang sakit mo, ha? Matride ka kasi. Anyway. O, so, pag sa doktor, huwag kayo magsinungaling. Amen? Amen. Ang mga sinungaling din iba dyan. Pero, yun nga, pag kailangan mo ng tulong, kaya na-realize ko rin po, nangyari po sa akin yan, hindi ko nakwento yung ano, pero kahit po, pastor, ganun. So, salamat, pinabatid sa akin ng Panginoon yun. So, may problema ako, ito si pastor, yung na-confront ako, may sinungaling pa ba ako? Siya yung makakatulong sa iyo eh. Anong gusto mong mangyari sa iyo? Di ba? Kaya number 5, ulitin ko po ha. At ganun din kayo, pag nakita nyo, ano, gusto all-winning kayo, sinungaling yung kausap nyo, maniwala kayo, hindi na kayo, ano, ako, hindi ko kayo i-obliga na maligtas yun kasi hindi maligtas yun. Okay. Maligtas yun. Hindi siya karapat-dapat sa ngayon. So, may apagpay natin later siguro. Amen? Kapag-anak nyo yun o hindi, hindi yan husad pag ikaw ay ano ba yan? Yan ay sinungaling. Okay? Ano nangyari dyan? It blocks and avoid a meaningful and productive conversation. Siguro nag-iisip-isip na yun, no? Ang ganda ng preaching na mukhang mali nga kami, ah. Hindi ko pa nga binanata yung Sabat, eh, kasi medyo malalim yun, kasi nga, nahihirap, di ba? So, nag-iisip na yun. So, gusto mo ba, dahil lang sa kasinungalingan mo, parang yun na, doktor, kaya ng doktor yan, pagalingin ka, basta alam niya yung mga surrounding ano, circumstances nangyari before, during, ano yung kalagayan. Yun ang kinakabisado niya yung mga doktor eh. Huwag ka magsinungaling, di ba? So, ganun din sa atin, dito. Kaya ito, minsan nagtatanong ako sa'yo, may tanong ba kayo? Naintindihan po ba? Okay. Sinungaling ka, sayang. Okay? Aga pa. Eh, sige, tapos natin. Alas 6 na. Last! Binasa natin kanina. Bakit hindi tayo dapat magsinungaling? Tigilan na. There you go. A man that beareth false witness against his neighbor is a mouth and a sword. Okay, sinigurado ko ulit, kinonfirm ko talagang ano yan. So, may ibang klase daw ng mole, sledgehammer pala yung ibang tawag sa maso, no? Or mallet daw, no? Mallet yung ginagana, mallet. Maliit-liit lang yun, tsaka blunt. Anyway, mole, definitely ano yan, basta blunt siya. Okay? Pero kahit di ganun ka-blunt yan, masakit pa rin yan. So, ano yung kinukupara dito sa sword, sa mole, and a sharp arrow? Yung false witness, yung kasinungalingan mo mismo, sinabi mong yun. Kunwari, may bagong business dyan, galit ka. Eh, masarap pala, mura pa. Sabi mo, ay, huwag dyan, huwag yung kakain dyan. Eh, tas, ang dami pa sinabihan. So, masasaktan siya doon, di ba? In a way, financially, salit nabibili yung iba, hindi. Eh, lalo na pag talagang binodcast mo pa, huwag kayo bibili dyan, ako. Or baliktad naman. Oh, bili kayo dito, napaka masustansya po yan sa McDonald's. Tsaka sa KFC, masustansya po yan. Lalo na yung chicken fillet. Sustansya po yan. Kain lang kayong kain. Murang nga kung para sa ano, masarap pa. Eh, na sobrang ka naman, nagka-impacho ka, nagkasakit ka, at
Ayun, ano nangyari? Nung nasaktan ka rin, ano pa ang mga pasakit na dinadulot ng kasinungalingan? Ayun nga, yung umasa, pinaasa mo, ang ganda mo, alam mo, mahal na kita. Hindi, umasa naman. Ay, may nagkakagusto na sa akin. Hindi, nagkain kayo, sinaulong pala, sinungaling ka pala. Eh, hindi na kita mahal dati. Mahal kita ngayon din eh. Kala ko mahal mo. Hindi ko alam yung sabihin ng mahal dati. Patay na, di ba? Ano mangyari sa taong yun? Okay, hindi ko sinasabi mo pakamatay na kayo. Sabi ko, muscle hurt kayo, di ba? Hurt. Totoong hurt. Hindi lang hurt. Madadamage. Okay, pinsala kayo, di ba? Ganun din naman, yung mga school, pag-aralan yung school, no? Pag-usapan. Eh, yan ang crucial dyan, eh. Though, nasa tao rin minsan yan, pero minsan nasa school din. Kaya sabi sa amin, no, hindi nag... Alam yung mga college na yun, nagpupunta sa mga school, eh. Hindi nagpapayabangan yan. Ay, maganda po sa amin, maganda sa amin. Eh, ang galing yung nagsalita sa amin, sa taga-ama niya. Kaya di na nawala sa utak ko yun, ang galing talaga nun. Kinumpara pa eh, medyo bandang huli siya nagsalita. Tinira niya pa yung, ilan daw yung ano nila, computer laboratory nila? Dalawa? Kami, 12. Ah, tap. Alakpakal kami, no? Ah, magaling talaga magsalita, English yun yan. Ilan daw yung, bandang huli, hindi ko nakalimutan, ama ako, ama. Kahit mahal. Ayun, na-damage din ako dun. Ano pa kayo? Ang dami niyan eh. Ah, ayun nga, axing. Ano man yan? Eh, iba pa dyan, mangungutang ka, tapos invest mo dito, yan. Kasi nung alingan, ano nangyari? Nasira yung buhay ng isang tao. Kung di man nasirang-sira, na-damage siya. Kasi kinukupa rin, kasi nung alingan pala, parang, ano yung, parang mo siyang sinaktan. Amen? Parang siyang weapon. Okay? Yung weapon, pwede mong gamitin sana sa kalaban, eh, kalaban mo ibang tao. Kaya dapat kung tayo magsinungaling, huwag mong isipin niya na ay something na, eh, lang naman yun, joke lang eh. Diba? Sorry. Masakit yan. Kaya number 6, last. Bakit tayo dapat hindi magsinungaling? Una, it destroys good and important relationship. It makes deceivers out of people. Nagiging manluloko yung mga tao dahil sa kasinungaling ginawa nila, sinabi nila. And then it drives you far from being faithful. Sali, maging faithful ka, palayo ng palayo yun. Saka na lang. Eh kaso, pasinungaling. Lalayo ka lalo dun. Okay? Yan, pag dating sa church, parang matindi sa baptism, parang gusto ko yung tama yan, kaso, saka na. Hindi pa ako ready. Ano pa yan? Ay, nasaktan ako. Ayoko niya siguro. Hindi totoo yan. Saan ka mapunta? Dun. Doon ka mapunta kay Kibuloy, siguro. Doon ka sinungaling ka eh. Yan, magkaka-ano kayo. Vibes kayo. Ano ka mga tawag dyan? Kakasundo kayo. Number 4, siguradong papalusahan ka one way or another. Papalusahan ka dyan. Maliit na kasinungalingan. Maliit na siguro parusa, pero paulit-ulit, may parusa dyan. And then, yung magandang point kanina, it blocks and avoid meaningful productive conversation. So, ngayon, usapan lang yan. Usapan lang naman yan. Ayoko lang talaga may pag-usap eh. May mga conversation na dumarating nga, katulad sa soul winning, na malaki yung gain in the end. May matutunan kang maganda. Sana, kung tumuloy lang yun. Oh, paano yun kung na-stop yun dito? In the middle, kasi sinungaling ka. Or, ay sa mga kapastoran, ganun din yan eh. Anyway, 6, medyo simple lang, it can be the most hurtful act anybody can commit. Baka yun yung pinakamatinding pwede mong magawang masama sa isang tao at masakit. Okay? So ngayon tayo, pastor, ikaw, nagsasalita ka rin ng masakit. Iba naman yung sakit nito. Kumbaga, pag katotohanan sinabi mo, minsan masakit, pero parang ano lang, parang alam niyo yung surgery, di ba? So ginagamitan ka niya ng ano eh. Bukod sa, ano man niya, pastor, ganyan ka, talas ng dila mo, hati eh. Kaso, may alcohol yun. Tsaka ano yun? Ang tawag dyan? Hindi lang. Ang tawag dyan yung... Hindi, kasi malinis. Sanitize yan. Salita ng Diyos yan. Sabi sa Bible, malinis yan eh. Pag sa pag-uwi mo,
Nasaktan ka ngayon, pero malinis yung madaling paghilumin. Basta tanggapin mo yung salita ng Diyos. Hindi, at saka hindi kasi nadyang masaktan kasi gusto ko lang manakit. Sino, ilang masasaktan ko ngayon? Ano yung pinakamatinding sir? Hindi ganun si Pastor Men, nakalikod ng Diyos. Ngayon, itong mga sinungaling, yan ang masakit. Diba? At pag, imagine mo na, alam yung mga pinaka, alala ko na naman love life, ganun yun eh. Alam nyo ba, bakit yung iba nanloloko kasi niloko sila. Diba? Yung iba, lalo sa networking na naman, ba't ka niloloko minta? Yan, naloko din ako eh. Ganyan yung binigay na excuse nung kilala ko eh. Sabi ko, pff, binigay na excuse pa sa kanya. Kaya naman ako nanloko kasi niloko rin ako eh. Loko-loko kayo pareho. Ba't mo sinakyan yung panloloko? Magsisiyan mo. Pagpasa Diyos mo na yun, kung magkano mo yung naloko sa'yo, ba't ka manloloko ulit na iba? Parang makabawi, eh loko-loko nga talaga. Sinungaling ka. So, yung iba, yung pera lang na hurt, eh paano kung yun nga, sa pag-ibig, nagalit sa lahat ng lalaki, ayoko na mag-asawa. Diba? Sayang yung blessing na pwede siya mag-asawa. Ano pa? Masakit yan. Men, so nabanggit ko kanina umaga, postage, hindi ko nabanggit, no? Sabi postage, kala daw niya, yun ang positive doon. So, nung inaral niya yung topic, hindi ka pala post-teacher, pastor. Okay ka pala. Hindi okay, di ba? So, pero medyo nasaktan din ako nun. Pero, yun nga, kasi masakit. Kasi, sinungalingan. Amen? At yun nga, pag sinungaling, tapos binodcast pa, pati yung way, medyo, tawag dito, malisyoso. Ibig sabihin, talagang ginawa, sinabi yung kasinungaling, para sirain ka. Sakit dun. Pero pag nasa nakatotohanan ka, makabawi ka naman. Amen? Amen. Sa biyaya ng Panginoon. At sila lalo actually more hurt doon. Yun ang gusto kong pang-close doon. Amen? So yan ay parang mole. Yan ay parang sword, sharp arrow na ginamit mo sa iba. Problema yan, babalik sa iyo. Kaya kung may shield pala siya of faith. Diba? Babalik sa iyo yun. O ang Diyos ang kumanti sa iyo, patay ka. Amen? So trust the Lord, be truthful and don't lie. Huwag ka na magsinungaling. Pag sa palagay mo kailangan magsinungaling, hindi mo kailangan magsinungaling. Na-topic ko na yun, naalala ko si Kuya Jun, di ba? Eh paano kung papatayin na? Hindi mo kailangan magsinungaling. Kung may masabi kang against sa kung sino, manahimik ka lang. Pwede, hindi ka nagsinungaling na pag nahimik ka, di ba? Hindi, tinanong, andyan ba si ano? Hindi, i-focus mo sa iba. Bakit mo tinatanong yun? Di ba? O kaya ano ba yung mga papahama kapag sumagot ka? Kalagay nyo. Ha? Nasaan yung pera? Nakabahan ako sa'yo ha. Ah, sige. Ali, hold the pinka. Di ba? Tama rin. Galing eh. Nasaan yung pera? Ano sabihin mo? Paano hindi ka magsinungaling? Andito ba? Eh di tinuro. Andun talaga. O paano? Nasabihin mo ba oo o hindi? Andun yun, sabi, hindi, wala dyan. Ay, nagsinungaling ka. O, paano yan? May sabihin mo na lang, huy, kuya, magtrabaho ka na lang. Ay, kung mahuli ka pa, patay ka. Andito ba o hindi? Sabi mo, hindi. Tayo, magtrabaho ka na. Hindi ka nagsinungaling. Ama, intindihan nyo ba yun? Marunong na kaya. Wala, walang time na pwede ka magsinungaling at okay. At kailangan magsinungaling. Wala. Wala akong naisip. Kaya yan ay definitely utosan ng Diyos. Huwag ka magsinungaling. Malinaw po yan. And therefore, malinis yan. Walang way, walang time na justify tayo magsinungaling. Amen? Okay, so yun lang po. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa aming topic, Panginoon, na medyo basic but again, kailangan ma-address yung mga bagay, Panginoon, kasi may maraming kalokohan at kasinungalingan. Again, ang kaaway, Satanas, Panginoon, mga kampo niya, Lord, na pinakalat. To the point, Panginoon, na parang minsan nagdududa kami sa iyong salita. So I pray na naging malinaw. Hindi namin kailangan magsinungaling at especially talagang dinidiscourage kami magsinungaling. Marami itong negative sa ibang tao, sa amin. Sigurado kami mga parusahan. According to your word, pinaulit niyo pa, Lord, a false witness shall not go unpunished. And therefore, matalino kami, Panginoon, will not incur your wrath. Hindi namin nahayaan na magalit kayo sa amin. Dahil pag kayo nagparusa, Panginoon, ay hindi kayo matutuwa at talagang hindi maganda. So, pray, kabaligtaran po, ito po yung gawin namin. Be truthful, Panginoon, sa lahat ng bagay.
kung ano man yan, di kami maghangad ng mas marami sa nararapat. At dyan naman kasi nag-isinungaling yung marami. But kung ano lang po yung malinaw na para sa amin, bibigay niyo, Panginoon. Let us be truthful. And then, we will avoid, Panginoon, yung mga punishment na dapat naman sa mga sinungaling, Panginoon. Wala po, Panginoon, kayong malulati din at sa aming Lord's Supper, kayo pumanguna. In Jesus' name we pray. Amen.